Hello po mga kapansit, magandang araw po sa inyo. Bago po magsimula ang kwento sa araw na ito, nais ko po sanang sabihin sa inyo na activated na po yung membership ng channel po natin. Guys mga kapansit, nililinaw ko po, hindi po ito sapalitan. So may mga nais lang naman po. So pag sumali ka po dito, mayroon ka pong mga badge na makukuha. Besides sa badge, meron ka pong mga special emojis po na availables na pwede nyo pong gamitin sa pag-comment po sa ating mga stories. So yun po, hindi po ito sapalitan. So may mga gusto lang naman po. At sa pagtagal naman po, yung mga perks ng mga members po natin, dadagdagan po natin yan. Maglalagay po tayo ng mga exclusive videos po para sa mga members po natin. Tapos yung mga compilations po natin ng mga recent stories, pati ng mga lumang stories po natin, yung mga members po natin ang makaka-avail noon. Pero sa ngayon po, wala pa po yun. Yung mga badges pa lang po, pati na yung mga special emojis po. Muli, inuulit ko po. Hindi po ito sapalitan mga kapansit. Kasi may mga nais lamang po. Yun lang naman po. Maraming salamat mga kapansit. Sana po, makapag-join kayo. At sana rin, magustuhan nyo ang storya sa araw na ito. Magandang araw po Sir Paul. Ako po si Edgardo. Kasalukuyan ako nakitira sa Dasmariñas. Ang kwentong ito ay noong panahon pa ng inay ko. Nakitira sila sa isang baryo. Hindi pa uso ang mga cellphone, computer at kahit anong gadgets noon. Ang inay ko, panganay sa tatlong magkakapatid. Yung lolo ko po, isa po siya magsasaka. Si lolo naman, isa po siyang labandera. May sakit po ang bunso nila noon, si Tia Belen. Isang gabi, inaatake siya ng matinding sakit. Inaapo siya ng lagnat. Malayo kasi ang kabilang bayan. Doon kasi yung pinakamalapit na paggamutan. Silang dalawa ni inay at ang Tia Celia ko na sumunod ka inay, inutusan po ni Lola para pumunta sa bahay ni Manang Salome. Malayo-layo rin po sa bahay nila yun. Pero okay sa naman sa kabilang bayan na kailangan pa ng dalawang sakay ng kalesa. Sobrang dilim na po nun. Patay na ang oras. Pinagpili ng lola ko pati kay Tia Celia habang maglalakad sila patungo roon. Magdala sila na magsisilbi nilang liwanag. Pinagdadala rin sila ng bawang, asin, tapos ay pinagbitbit din ng buntot pagi. Marami kasi sa probinsya namin ang mga kakaibang nilalang. Kagaya ng aswang, kapre, duwende, at namumugit ng ulo na bentang panakot sa mga bata noon. Pinagbili ng lola ko habang naglalakad sila nanay, dapat sabayan daw nila ng dasal. Sa kanila kasing madadaanan, sobrang dilim na talaga. Hindi raw maipaliwanag ang hiwaga at misteryo sa banda roon. Wala nagsisilbing ilaw, maski buwan, hindi sila matututukan dahil maraming puno nakakubli. Parang gupad na kasi ang madadaanan nila. Matataas ang mga puno. Lalo na kapag gabi, nakakakilabot ang maririnig mo mga tunog. Doon kasi sa lugar na yon, maraming mga misteryo at kababalaghan na ang nangyari. Sumagot naman si Tia Celia kay Lola. Opo nay, tay, mag-iingat po kami. Ganon din si nanay. Nagmaano muna silang dalawa bago lumarga. Napupuno sa pandinig nila ang mga huni ng kuliglig. Malikot ang mga mata nila na tumitingin sa paligid. Kinuktuban nga sila noon na baka mayroon daw biglang tumalungong sa kanila na kung ano. Sa kanilang paglalakbay, may narinig silang iyak ng sanggol. Pumailan lang yon sa buong kagubatan. Natigil sila Tia Celia at inay sa paglalakad. Kumapit ng mahigpit si Tia Celia sa braso ni nanay. Ate, uwi na lang tayo. Natatakot ako eh. Ditse, kailangan natin tumuloy. Para ito sa bunso natin. Kung ano man yung naririnig mo, takpan mo lang yung tenga mo. Huwag mong pakikinggan. Ang importante, hindi natin sila magagambala. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kahit umiiyak si Tia Celia,
Pinakalma naman siya ni nanay. Magdasala lang tayo. Sabihin mo ako. Ayos ba yun? Opo ate. Nagdasal po sila habang naglalakad. Dahil dito, pakiramdam po nila, protektada po sila sa kung anong kapahamakan. Siyang naghahangad ng pagkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong kapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muugat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Natigil sila sa pagdadasal nang may umungula naman. Tuloy pa rin magkakapatid sa pagdarasal. Wala silang pakialam kahit anong kababalagan ang naririnig nila. Kahit sobrang kilabot at takot, tumuloy pa rin sila sa paglalakad para silang walang naririnig. Hanggang sa nakarating sila sa bayan ng magagamot na si Manang Salome. Nanginginig sila na umupo sa pahabang upuan. Pinainom muna sila ni Manang Salome ng tubig. Pinapasok sila sa loob. Kinuwento nila kay Manang Salome yung mga nadinig nila. Kahit ang matanda ay nagsitayuan ng balahibo. Sabi ni Manang Salome, kapag nakarinig ka raw ng iyak ng bata sa gitna ng kagubatan, huwag daw po namin pansinin at pagsalitaan ng biro. Anak daw po kasi iyon ng engkanto. Ang mga engkanto daw ay gaya ng tao. Sila ay nagbibinyag din ang kanilang sanggol, lalo na kapag gabi. Kapag ikaw ay nakarinig niyan at biniro mo, ikaw raw ay gagawing alay. Kinilabutan sina Inet at Celia. Mabuti, hindi po nila biniro. Mainam yun sabi ni Manang Salome. Bumalik na sila ulit sa bahay. Sa pagkakataon na yun, kasama na po nila ang matandang magagamot. Maliban sa mahusay na manggamot si Manang Salome, kaya din niyang patahimikin ang mga engkantong pwede silang paglaruan. May bitbit itong maliit na kampanilya. Wala nang dumadaang tao, kahit nga ang mga asong gala o mga taong grasa. Bumubulong si Manang Salome nang hindi maipaliwanag na lengguwahe habang pinapatunog ang kampanilya. Hindi may iwasang panindigan ng balahibo ang magkapatid. Habang naglalakad, nakaririnig pa rin sila ng iyak ng sanggol. May nakakakilapot din na ungol na umaalingangong sa gitna ng daan. Nagitla si Tia Celia nung makita niya sa gilid ang isang sobrang liit na duwende. Pisat na ang ulo, durog-durog, nilalangaw pa po. Hindi na napigilan sumigaw ini at Tia Celia. Si Manang Salome, nagulat na lang din na may makitang duwende. Batang duwende raw po yun. Sabi ni Manang Salome, tumakbo raw po sila. Hinigit pa nga ni inay ang matandang magagamot. Pero hindi po nakakilos. Nakita nila yung isang duwende. Nakatayo sa tuktok ng punso. Mahaba raw ang buhok. Babae po. Parang ina nang namatay niyang anak. Papatunugin sana ni Manang Salome ang kampanilya nang matumba siya. Tumakbo na kayo! Dalian niyo! Utos ni Manang Salome sa dalawa. Kumaripas na sila ini at Tia Celia. Nakita nila na parang naparalisa si Manang Salome. Padiretso po itong bumagsak. Lumagapak siya sa simentadong daan. Hindi na gumagalaw. Wala na silang nagawa para balikan ang matanda. Galit na galit ang mga kakarampot na nila lang sa kanila. Halos mabing sila sa paghihinigpis ng mga mumunting engkanto. Hindi nila alam kung ano nangyari sa batang duwende. Wala silang ideya. Hindi naman daw sila ang nakadisgrasya. Bakit sila pa ang napagbintangan? Pag uwi nila sa bahay, tinakasan sila ng kulay. Pawis na pawis po sila. Ilang ulit silang tinanong ng lulot lola. Dismay sila at bigong umiling. Kinuwento nila kahit papaano kung ano nangyari sa kanila. Nagimbal sila nang malamang may patay na batang duwende silang nakainkwentro. Gumanti raw yung ina ng duwende. Inakalang sila ang may sala kung bakit namatay ang batang duwende roon. Nabalitaan kinabukasan na si Manang Salome daw po nawala ng buhay. Nakahandusay doon sa kagubatan na iyon.
Naniga si Manang Salumi. Atake raw po sa puso ang dahilan ng pagkamatay nito. Hindi rin makapaniwala sila lolo at lola. Tapos ganun pang si Tia Belen, mas lumala pa ang lignat. Kinumbul siya na si Tia Belen. Walang malalapitan sila inay, kundi dali na lamang sa kabilang bayan. Ngunit sabi ng kalapit nilang bahay, dali na lang daw sa albularyo. May kakilala raw na mahusin na magtatawas ang kapitbahay nila. Dahil doon, isinugod po nila si Tia Belen sa albularyo na nagngangalang Manterong. Bulag po ang kalang mata nito. Ang kaliwa naman nalalabo rin. Pero nang sumingot-singot po si Manterong, alam na agad niya na may kakaibang nilalang sa paligid. Nakakaramdam daw ito na mayroong elemento. May babaeng duwende sa katawan ng batang iyan. Tinuro ng matandang magtatawa si Tia Belen. Kumuha si Manterong ng iba't ibang uri ng dahon. Bumubulong na siya ng orasyon. Pinakuluan ng albularyo ang palanggana sa ulingan. Dumampot ang dahon ng tagumbaw. Inilagay sa kumukulong palanggana. Pinausukan ito. Pagkatapos itinanggal ang palanggana sa naginingas sa ulingan. Inutusin naman terong si Lolo at Lola na itapat ang mukha ng usok sa palanggana. Umiyak si Tia Belen. Para po ito nasasaktan. Palakas ang bulong ni Manterong. Para itaboy ang duwende sa katawan ni Tia Belen. Malakas ang duwending ito. Galit na galit siya sa inyo. Nais niyang gumante. Sabi ng albularyo. Maya-maya, meron po silang matinis sa boses na narinig. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ako makakapaghiganti. Huwag mong idamay ang mga bata. Ako na lang. Saad naman ni Lola. Hindi, ako na lang. Sabad din ni Lolo. Makapangyarihan ng duwending ito. Renesin lang mga duwende sa isang lugar na ginilo nyo. Hindi ko alam kung paano siya patitigilin. Hindi siya matatahimik hanggat walang mag-aalay ng buhay. Hanggat hindi niya makakamit ang ustisya. Niyakap ni Lola si Tia Belen. Kapag walang gusto mag-alay, kukuhanin niya ang katawan ng batang yan. Umiyak na silang lahat. Hindi nila alam kung paano maiiligtas si Tia Belen kung ganoon. Ilang sandali pa ang nagdaan. Nagsalita po ang matandang albularyo. Napalayas ko na ang babaeng duwende. Pero nagbanta siya na babalik kinabukasan ng hating gabi para sunduin ang alay. Sa oras na walang lumabas, panigurado na ang batang yan ang kapalit sa kamatayan ng kanyang anak. Umuwi silang balisa. Hindi nila alam kung paano ang gagawin. Kinausap nila ulit ang albularyong si Manterong. Kung pwede raw ba mag-alay na lang ng matamis sa pagkain. O kaya naman yung alin nila sa pagsasaka. Mga gulay. O di naman kaya mga prutas. Subalit hindi raw makakapayag ang rinan ng mga duwende. Buhay ang kabayaran. Kaya buhay rin nakapalit. Sinubukan bumalik nila inay at tia Celia. Kasama na sila lolo at lola. Doon sumigubat na kanilang dinaanan. Tapat na sinabi nila inay at tia Celia na hindi sila ang nakapas lang sa kanyang anak. Sa anak ng reyna ng mga duwende. Nakarinig sila ng iyak ng sanggol. Dagli nagsambit si Lola ng tabi-tabi po. Makikiusap lang po. Wala silang alam kung paanong namatay ang batang duwende. Inisip nila na baka may dumaang sasakin doon. Kinasagasaan ng duwende. O hindi naman kaya nalaglagan ng sanga ng puno. Wala talaga silang kinalaman sa nangyari. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang palaho ng maliit na engkanto. Hindi siya makakapayag hanggat walang nagbabayad. Hindi siya niniwala sa apat kong kapamilya. Pinalayas po sila. Itinaboy. Wala silang nagawa kundi bumalik sa bahay nila. Inihanda na lang daw po nila ang mga sarili para sa mga magaganap noong gabing yun. Hindi nila alam kung paano maililigtas si Tia Belen. Hinihintay nilang pumatak ang alas 12:30 ng hating gabi. Nagdarasal po sila habang ginagawa yun. Si Lola dumiretso po sa kusina. Nagkanuro siya ng kape. Pinainom kina Lola at inay, pati na kay Tia Celia. Pati po si Tia Belen humigop rin na kaunti. Habang umiinom, tila dinapuan sila ng antok. Pumipikit na ang mga mata nila.
Gusto nilang mahiga na. Naumi po ni Lolo para mahinalo sa mga iniinom po nila. Sa ganoong paraan, madali po silang makakatulog. Nakita po ni Lolo nang ngumiti po si Lola. Unti-unti nang pumipikit si Lolo. Narinig po niyang sumambit si Lola. Palagi niyong tatandaan. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Mahal ko. Alagaan niyo ang isa't isa. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal. Kinabukasan nung nagising po sila, wala na po silang nadatnan na ilo na tahanan. Naligtas po si Tia Belen. Pero si Lola, sinakripisyo na ang sarili niya para sa pamilya. May kilot na nangibabaw sa puso ni Lolo. May halong pagsisisi. Hindi niya tanggap, pati sila inay. Hindi po nila inasahan yung mga nangyari. Ngayon po Sir Paul, nasa kolehiyo na po ako. Nag-aaral po ako ng tourism. Online schooling po. Nakilala ko pa si Lolo nung 6 na taong gulang po ako. Pero saglit lang yun, namatay na rin po kasi si Lolo. Dahil iniisip pa rin niya ang minamahal niyang asawa. Sa depression po siya namatay. Ang Tia Cel at Tia Belen ko naman po, magkasamang nasa abroad. Nasa Amerika po silang dalawa. At may kanya-kanya na rin po ng mga pamilya. Sa tuwing nag-video call po kami, hindi din po nila maiwasan na ikwento ang tungkol sa rinin ng mga duwende. Pati na rin sa sakripisyo ng lola ko. Kaya si inay po, napaka-overprotected po pagdating sa amin. Sasamantalin ko na po ang pagkakataon na ito. Gusto ko po sanang batiin ko siya. Pa-shoutout na rin po. Fan na fan niyo po siya. Inay Librada Martinez, mahal na mahal ko po kayo. Kahit iniwan na tayo ni Itay, kakayanin po natin lahat ng pagsubok. Hinding-hindi ko po kayo papabayaan hanggang suling hininga ko po. Salamat po Sir Paul. Happy Advance Mother's Day sa lahat ng mga kapansit na nanay po na nakikinig. Ingat po tayong lahat, mga kapansit. God bless us all.